Yun, no? What's up, mga sangkay? Kamusta po kayo, mga sangkay? At ako po ay nandito na naman at may panibago na naman tayong impormasyon na pag-uusapan at isisiwalat natin ngayon. Ang isa sa impormasyon o mahalagang impormasyon na gusto kong isiwalat sa inyo ngayon, ito ay tungkol sa kasaysayan na itinago ng history ngayon, na itinago ng maraming media at itinago ng maraming historia. So tandaan nyo, mga sangkay, ito ay napakahalagang impormasyon na dapat malaman ng taong bayan at syempre, lalo na yung mga kabataan sa ating bansa. Ito ay patungkol sa Golden Age nung panahon ni Ferdinand Marcos. Subalit, mga sangkay, bago tayo magsimula, no, paki-subscribe muna yung ating channel. Paki-subscribe po, nasa baba po. At syempre, paki-click na rin po. Paki-ring na rin po yung bell, nasa ibaba lang. No? Ayan, thank you sa pag-subscribe, mga sangkay, at sisimula na natin. So, in 3, 2, 1, let's go! Infrastruktura ang isa sa mga bagay na lubos na pinagtuunan ng pansin ng pamahalaang Marcos. Higit doble ang inilaki ng ating road network mula sa 55,554 kilometers noong 1965 ay umabot ito ng 129,186 kilometers mula sa mga sentro ng kalakaran sa siyudad hanggang sa mga kasuluk-sulukang baryo. Sa pamamagitan naman ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway na may habang 3,517 kilometro, idinugtong ang Luzon, Samar, Leyte at Mindanao na naging daan para mas umunlad ang ekonomiya. Sa Luzon naman ay binuksan ang North at South Luzon Expressways. Ang Circumferential Roads 1 to 10 ay kasama rin sa listahan ng mga nailatag na kalye sa Metro Manila. Binuksan rin ang LRT 1 na bumabaybay mula Baclaran patungo sa monumento. 11,472 meters naman ng tulay ang naipagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit pa kung pagsasama-samain ang mga tulay na itinayo matapos ang pamahalaan ni Pangulong Marcos. Mula sa 140 ay dumami ng 199 ang bilang ng ating mga paliparan. Ang mga daungan naman ng barko ay lumago sa 849 mula 622. Dahil dito, naging mas mabilis at mas maayos na naipaparating sa kamay ng mga mamimili ang mga kalakal na galing sa probinsya o sa ibang bansa. Sa larangan naman ng komunikasyon, naging matunog na proyekto rin ang mga domestic and international satellites at ang Submarine Cable Telecommunication System o ang ASEAN Cable System. Ang unang bahagi nito ay inilatag noong 1978 mula Ilocos Norte patungo sa Singapore at may habang 2,841 kilometers. Nakumpleto ang proyekto noong 1983. Bukod sa infrastrukturang pantransportasyon at komunikasyon, marami ring naitayong mga gusaling hanggang ngayon ay lubos pa rin napapakinabangan. Kabilang rito ang Philippine International Convention Center, Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at Film Center of the Philippines. Ilan lamang ito sa mga infrastruktura na binigyang prioridad noong panahon ng pamahalaang Marcos. Iba't ibang larangan, komunikasyon, transportasyon, kultura, ngunit di mapagkakaila na ito ay may pakinabang maging sa mga larangan ng agrikultura, kalusugan at enerhiya. Isang pangkabuuang kaunlaran na di lamang mga gusali ang naitayo, kundi isang matatag na republika. Yan ang McCoy Nation Building. So ayun, no, mga sangkay, so napakarami natin natutunan ngayon. At tinatakpan to kasi ng maraming media, tinatakpan ng maraming professors, tinatakpan ng halos malalaking tao sa ating bansa. Subalit ang katotohanan ay lalabas din dahil ito ay katotohanan at di habang buhay matatakpan ito ng kasinungalingan, mga sangkay. So maraming pong salamat sa inyong panunood, mga sangkay. Please, like, comment, and subscribe. Paki-subscribe po yung ating channel para naman mas dumami dito tayo, mga sangkay. At tandaan natin, mga sangkay, ilang beses mang pagtakpan ang katotohanan ng napakaraming kasinungalingan, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan sa tamang kapanahunan. Thank you and God bless.